Eh grabe nga ang lakas ng haki ni Joy Boy kung napauwi ang mga gorosei nang dahil dito. Nakaka-excite nga makita sa kung ano ang itsura nitong pinakawalan na atake ni MF. So parang pareho nga lang din nito ang sakis naman sa Enma nang maramdaman ni Kaido ang presence ni Oden dito sa espada. Meaning ay pwede nga talagang mangyari itong pag-iiwan ng haki sa isang bagay. Malay nga natin na baka ang mga Poneglyphs ay may mga haki din. Dahil sa indestructible ang mga bagay nito. Masasabi nga talaga natin na sobrang lakas ni Joy Boy. Parte pa lang yan ng kanyang haki. Pero napauwi na nga nito ang mga gorosei. Then ipapakita nga rin daw ulit si Joy Boy dito sa chapter na nakasilhouette pa rin. Pero this time ay mas detalyado nga raw to. Nakaka-excite nga din ito dahil sa baka magkakahint na nga tayo sa kung anong klaseng nilalang si Joy Boy. Isa ba siyang Buccaneer? Giant? O di kaya isang normal lang na tao na kagaya ni Luffy? At ang huling detalye naman sa spoiler ay sinabi nga ditong tagumpay ngang nakatakas ng Egghead Island ang ating mga bida. Meaning ay naipanalo nga nila itong napakatinding laban na naganap. Pero wala pa namang confirmation kung officially nga bang mapupunta na rin tayo kagad sa Elbaf Arc. Na baka bago muna yan ay papakita pa ang sitwasyon ni Saturn kung ba't di siya nakabalik sa Marijo katulad sa apat na mga gorosei. Well yan na nga ang kabuuan ng spoiler. At kita-kits tayo ulit sa pag-release ng full manga ng chapter 1122.